Hi guys, what's up? Darwin Dangsa naman at andito tayo ngayon sa labas. So medyo naambon at meron kaming laro nila Maki sa GMA 3x3. So makakapag-practice tayo sa medyo maganda na court. So kailangan natin ngayon yun kasi ano tayo eh. Meron tayong papalapit na event. So dapat mapag-condition na yung legs natin sa mataas na ring. Okay? Tapos ngayon ay sasagutin ko yung isa sa mga katanungan nung idol natin, okay, sa mga last videos natin. So ang tanong niya ay tungkol sa kung gaano dapat kabigat yung ankle weights. Okay, so sa mga hindi nakakaalam ko ano yung ankle weights, ito po yung ankle weights. So yun mga idol, yung ankle weights. At tinatanong ng idol natin kung gaano daw kabigat yung dapat niyang gamitin. Kasi ano yan eh, may iba't ibang ano yan eh, meron niyang iba't ibang bigat. So merong tig 2 kilo ba or tig 1, meron din tig 5 kilo. So gaano kabigat yung dapat niyong gamitin. So dahil sa magkakaiba yung bigat niyan, so magkakaiba rin yung presyo niyan, di ba? At so unang-una syempre, depende muna yan sa budget niyo. Okay, kung magkano ba yung budget niyo. Kasi kung yun lang sakto sa budget nyo, hindi naman pwedeng bumili kayo ng mas mabigat, di ba? So yun yung una-una yung pagkabatayan. Pangalawa ay depende sa kung gaano kayo kalakas. Okay, kasi hindi naman pwedeng gumamit kayo ng sobrang bigat na ankle weights kung hindi nyo kaya yon. Okay? So doon muna isang magaan. So yun yung pangalawang pagkabatayan nyo. Pangatlo ay kung ano ba yung goals nyo sa ankle weights na yon. Okay, kasi kapag beginner ka, nire-recommend ako yung ankle weights kapag beginner ka kasi talaga makakakuha ka ng improvement. Okay, may mga pwede kang gawin na exercises para ma-improve mo yung vertical mo. Okay, gamit lang yung ankle weights. Pero kapag advanced ka na, katulad ko, yung trained na, matagal nang nagtitraining, so pasensya na kayo kasi wala kami tubig dito sa barangay namin. So yan. Nagigib yung mga tao. Okay? Mga beginner ay dapat gumamit kayo ng ankle weights kasi talaga mag-improve kayo doon. Pero kapag advanced na kayo ng mga trainee o ng mga na nagsasanay katulad ko, may experience na talaga, yung nakakabuhat na ng 300 pounds pataas, alam niyo yun. Kahit na 100 pounds nga lang or siguro kahit 200 pounds nga lang eh. Kasi masyado nang mas mabigat yun. Ang baga parang kasi mas mabigat na yun kesa dun sa ankle weights mismo. Bakit kapag gagamit ng ankle weights, eh kung kaya mo nang mas magbuhat pa ng mas mabigat. Diba? So ano pa yung makukuha mong epekto nun? Kasi masyado na yung magaan para sa iyo, para sa mga advanced, para sa mga meron ng experience sa training. Diba? So, kaya naman, hindi ko na talaga nire-recommend yun, lalong-lalo sa mga advanced. Okay? Sa mga beginners, pwede yung kasi mag-improve kayo doon. Alright? Yun din ang reason kung bakit hindi na ako gumagamit nun. Kasi alam ko na useless na lang yun para sa akin. Okay? Kaya, yun lang. Recap tayo, konting recap. Ang unang pagbabatayan kung gaano yung budget nyo dahil magkakaiba yung presyo nyan. Kahit nasabi natin medyo mura lang naman yan, pero depende pa rin sa budget nyo. Pangalawa, kung depende sa strength ninyo, kung ano yung kaya nyo buhatin, diba? Pumili kayo ng kaya nyo lang buhatin. Okay, kaya lang ng katawan ninyo kasi ayaw natin na ma-injury. Alright, nagsasanay tayo para lumakas, para mag-improve, hindi para ma-injury. Okay, pangatlo ay depende sa level ninyo, kung beginner kayo or advanced. Kapag beginner kayo, ay sige, bumili kayo niyan. Talagang magagamit niyan. Pero kapag advanced na kayo katulad ko, huwag na kayong bibili niyan. Okay? Kasi malamang sa malamang malaki ang chance na hindi na talaga kayo mag-improve kapag gamit niyo 'yan. All right? So, 'yun lang mga idol. Maraming salamat sa idol natin na nagtanong para tungkol dun sa ankle weights. At sana may natutunan kayo sa video na to. At kung may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan na i-like. Kung may mga kaibigan kayo, mga tropa na may matutunan sa video natin na to, may mabibinipisyuhan,
i-share nyo to sa kanila, huwag kayong madamot. Okay? So, yun lang. At kung mahilig kayo sa mga pagkapataas ng talon, sa mga dunks, ay huwag nyo nakalimutan na mag-subscribe. Tapos, i-on yung notification bell nyo para kapag bago tayong video, ay manonotify kayo at ma-update kayo, okay? Update kayo, wala kayong malalampasan ng mga videos natin. So, yun lang mga idol. Maraming salamat. Kung may mga katanungan din kayo, mag-comment kayo sa baba. Sasagutin natin yan sa mga next videos natin. Thank you. Ingat kayo palagi.